So today, magbabasa tayo ng pabago-bagong anyo ng palaka. Ininto ni June sa kanyang ina ang natutuhan niya sa paaralan. Ang palaka po pala ay may tatlong yugto ng kanyang buhay. Ano po, nabubuhay sila sa isang itlog na balutan ng likidong malapot upang hindi sila makain ng ibang hayop sa tubig. Marawa, sila ay nagiging butete na may hasang at buntot upang sila ay makahinga at makalangoy sa tubig. Sa paglipas ng araw, nabubo ang baga nito kasabay ang pagkawala ng buntot at hasang. Napapalitan ito ng mga paa upang sila ay makapamuhay sa lupa bilang isang ganap na palaka. Magaling talaga ang anak ko. Natandaan mo ang leksyon sa araw nito. Ang sabi ng natutuwang ina. Number 1. Ano ang bamagat ng kwento? Ano ang sagot niyo, guys? Tama. Ang babago-bagong anyo ng palaka. Number 2. Ilan ang pabagong anyo ng palaka? Ano ang sagot niyo? Tama. 3. Number 3. Ano? Anong ikalawang yugto ang buhay ng palaka? Ano ang sagot niyo? Mamaya. Balikan. Alas-dos pa lang. Tama. Butete. Number 3. Ano kaya ang nangyari kung mauubos ang palaka sa paligid? Nadami ang namok sa paligid. Wala na tayong marinig na kukak ng palaka. Tatanggapin natin yung first bat. Nadami ang namok ng paligid. Ano kaya ang iba pang buting dulot ng palaka sa atin? Kakain po sila ng mga lamok at iba pulisap na minsala. Ito po ay maaaring magsibling pagkain. Tanggapin natin ang number first dot. Makain sila ng lamok tapos magpulisap na minsan na. Pa! Number 6. Ang palaka ay hayop na makakatulong sa atin. Ano ang dapat mo gawin? Sa mga
Hinahalaan ko po itong mabuhay. Hindi ko po huli ng mga paraka. Hindi ko po papatay ng mga bulitete. Oh, sabit niyo. Tama. Hinahalaan ko po itong mabuhay. Question number 7. Pagkita mong pinaglalaan ng mga bata ang isang palaka, anong sasabihin mo? Oo, gagawin mo. Eh, katawag, sasabihin ko po sila na sasayawin. Huwag po pinaglalaan ng palaka. Sasabihin ko po sa kanya anong pagkawalan ang palaka. Anong tatanggapin nyo? Tanggapin nyo. Pipiliin natin ang kilong second. Sasabihin mo sila. Bye!